More questions. Yes, partner. Eto naman. Naging director ng ilang dekada at ngayon ay entertainment editor at isa na ring vlogger. Wala iba kundi si Itay Eugene Asis of People's Journal and Genius Entertainment PH. Uy, ang genius ng genius dito, Eugene. Ha? Sa'yo nakaisip niya. Ang cute, diba? Siyempre ako. Pati yung editing winner. Ang ganda na pagkakaisip ng genius. Tapos G, grabe, grabe. Okay, go ahead dito, Eugene. Nakalimutan ko yung question ko. Anyway. Dahil sa taas ng energy ni Aaron. Entertainment events. Okay. Behind the scenes. Okay. Para sa lahat nung ano nung lahat nung sa apat na artista. Yes pa. Okay. Paano kayo mag-prepare for a role? Meron ba kayong parang pinagbabasehan or diretso lang sa script ni Keiko? Parang kakatanong ko lang, charot lang. Okay, ano ba? We can ask ano, Joseph Marco and the two teens and then Miss Rita can add to that. Let's start with Joseph. Sorry, what's the question again? How do you prepare for a role? Especially now that galing ka sa abroad at ano, may na meron kang na-acquire na bagong kaalaman. Tama. Well, yeah, like what I said earlier, lahat naman ang natututunan ko sa trabaho from, you know, the production to the director to other actors, talagang, you know, ina-apply ko sa akin. Kasi I feel like acting is, you know, it's a never-ending, you know, dapat never-ending learning. Dapat every day kung may makukuha kang bago, you know, you can add it to your skills and to your ability on how to, you know, make a scene. So, yeah, that's how I prepare. And like Ms. Rita said, ganun din ako when it comes to doing a scene. I memorize my lines. Ayokong, you know, iniisip ko siya. Gusto ko kasi yung emotion. Doon ako sa emotion nakatutok, hindi doon sa lines. Oh, okay. So, yeah, that's it. May follow-up ako doon. May follow-up ako doon kay Joseph. Kasi si, ano, minsan nakausap namin isang actor na magaling din. Pwede ko bang banggitin ang pangalan? Si, na nagngangalan Paolo Abilino. Nadadala raw niya yung kanyang, ano, yung kanyang character sa labas. And then, ang hirap tanggalin. Ang hirap tanggalin ng character na yun. For, minsan, inaabot ng months yung character nasa loob pa rin niya. Nangyayari ba sa iyan? Yes, it happens. Naalala ko nangyari sa akin sa Los Bastardos. Kasi may ganun pala talaga. Yeah, yung character ko medyo dark siya, medyo gray. Mm-hmm. And yun, medyo parang for some reason, parang irritable ako, mainitin yung ulo ko. And I just, you know, think like that, na parang palagi akong naiinis. But I mean, hindi nang di siguro sa lahat ng projects. So, it really depends sa role na pinoportray mo. Yeah. Totoo pala yun, ano. So, kung masyado intense talaga, medyo mahirap. Mahirap tanggalin. Yes. Oo. Si ano naman, si Rita, nag-iiba ba yung kanyang atake mula nung araw hanggang ngayon sa kanyang role? Stella, magtanggol. Ba't dumikit sa yung character? Yung Madre Cantita sa Seiko, yung avoid reading movie mo. Oo, marami akong alaksan na ininom mo. Huwag sumayaw. Yung question kung nadadala ko. Oo, oh, nadadala. Sorry, iba naman ako. Pag-cut-cut. Ganun naman ako. Ewan ko. In fairness ito yung Eugene, iba-iba sila ha. Nakakatuwa. Okay. So, pagkat ng daladala sa bahay. Oh, siyempre, tumari galing sa iyakan. May hikbi naman, pagkat. Pero madali kong natatanggal. Kasi parang mahirap eh kapag, ewan ko. Iba lang ako. Siyempre, wala namang mali kung nadadala ng isang artist. Diba? Iba lang kasi yung pagdala. Okay. Itong dalawang teenager natin, meron parang wala pa naman sila sigurong ganung katinding pinagdaan ng role na nadadala nila na. Hindi, ano. kung pero meron na ba, Gray, Kira? Oh, kunyari na in love sila sa isa't isa, pwede ba nilang madala 'yon in real life? Ay, pwede ba 'yon? Wow. Kinilig naman ako doon. Parang paano na ako bilang kinilig ko, Mika?
Kira Gray, madadala niyo ba daw yung kilig, yung in love, yung malamang eksena, talagang tinodo kayo ni FMR tsaka ni Direk Abel ng kilig for the day. Pwede niyo bang madala yun sa bahay o... Well, sa hotel room. Sa hotel room. Hindi kasi they're locked in. Wag kang... Opo. Well, there was this, like, a few days during our last lock-in where, like, happy-happy yung mga scenes namin. Tapos, pag nakita ko si Gray, wala lang, natutuwa ako sa kanya, especially when I hear him laugh. Parang, ay, yung gano'n. So, in other words, okay. may kilig si Kira kay Gray? May gano'n ba? Parang meron, oh, dito Eugene. Nagtutuwan sila. Andi na. Nasa raon nila ako eh. Natawa ko eh. Pero, share mo na lang yung sinabi mo sa amin. Dahil. Nagulat ka sa revelation. Hindi, ako po kasi. May inside joke sila ni Joseph Marco. May sinasabi. Share naman. Ako po kasi, in the scene talaga, with pag sa isang scene, how I try to play it or try to play na parang in that moment na mag-action or mag-cut, hanggang mag-cut, parang real talaga yung nangyari. Hindi ko iniisip na ako si Gray just saying these lines. Ako yung character ko at totoo yung nararamdaman ko. So in the moment talaga na pagmahal ko talaga si Hope, mahal na mahal ko talaga si Hope at that moment. Oh my God. Dapat yun. Yun tinatry ko pong gawin. Pero... hopefully, nagagawa ko po yun. So, at that moment na from action to cut, dapat po itong tao po yun talaga. Dito Eugene mo nagtanong, Diyos ko, inabot ito si lolo mo, tsaka ng tatay mo, ha? Actually, kumpare ko yung lolo niya, kaya... Correct! Si, oh, si the boy. The boy, diba? Okay. Next question, para kay Keiko. Kasi yung, sa dami ng iyong nagawang characters, I'm sure mga... hundreds of character. Paano mo yun nahahati-hati yung character sa isang istorya? Kinikilala namin yung characters bilang totoong tao. I mean, hindi not the real persona but as people, no? And each person is unique, no? Meron kaming ginagawang fino-formulate na parang set of values, ano ba ang desires nila, ano ang needs nila, ano kanilang want. Tapos, doon yung core ng character nila, doon nagsistem lahat ng decisions, emotions, motivations nila. Mm-hmm. So, because each person, even if I've already written like in my 29 years in the industry, wow, ano bukuha ng edad, no? My 29 years in the industry, ano na, pwede siyang mag-iba-iba dahil unique naman ang bawat character at pagkatao. Pero ipinapasok mo rin yung puso at saka isipan mo doon sa mga characters na ginagawa mo? Oo naman, tito, sayang naman ang mga hugot ko sa buhay kung hindi ko gagamitin. Ito, Eugene, kailangan mag-wine kayo ni Miss Keiko para makilala mo kung si Keiko. Hihintayin ko yung araw. Maraming character niya. Hihintayin ko yung araw na yon. Sige, tito. Okay. Game. Okay. Tatanungin ko sana kung nag-artista ba siya one time or another. Naku, hindi. Pinag-extra ka nila ako dito sa show. Kasi sabi ko, ayaw ko. Pagpagawa nyo sa akin, lahat wag lang kumawite. Thank you very much. Thank you, tito.